Awak kelayan, mungkin kata lebih. Nah iya, kakaiya. Yung, ito pong emosyon, sobrang atin dyan po ito. Bakit? Kasi halos kitaro po makarelate. So yung, kita pong dating squatters, area in Manila. At ano pala pang tayo po sa iyo. Iyon po lang pala yan, Eddie. Dengan sa iyo pala. Ito siya bigyan kayo. Kaya sige, dito po lang next video na ipakit ito niya kayo. Abi po in proclamation rally ang pong motor king ng isko. Opo, yan po kasaysayan na po ni Manila. Ini po yung pinakamaragol kung parami mo. Ating sa iyo. Ano ang progress ko sa inyo? Dahil hindi naman pinagkailan sa inyo. Pero para tapago, ang kami sa Diyos, isang na ito matatawin sa tayo na ito. Pero kami naman ay sa pagiging ko, sa kaya, kung absent body sa patay. So, kaya ang mga kabayan, ito naman sa ating mga mamunod sa Mindanao, mga mamunod sa Visayas, sa Luzon, o dapat yung inbox kung patuloy kayo sa kanilang dalawa hindi ito po yung inbase ay nang pipili ko pangalan nyo kung sakali lawa ang Diyos ako ang pinili ninyo ay bahay eskwelahan, alusugan, trabaho, at kapanatagan at pantay-pantay na Pilipino sa buong bansa. Going that way, what's the game? Pilipinas! 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 Kaya may nakakaalam? Pilipinas! Pilipinas! Ba't di ba yung sinasabi? Halos marami ko palang Tagalog dito. Tagalog po kasi tinang na malakas. O sige po, isigaw mo! Isigaw mo! Isko! Isigaw mo! Isko! Sabayan po natin sumigaw ang buong Pilipinas, isigaw mo, isko. Ako po ay isang kapitan sa tondo. Ako rin po ay isang atleta.
Ako po'y water polo player na 8 beses na po'y naglaro ng Southeast Asian Games. Wow. 2 World Championship at 2 Asian Games. Wow. Basically, ako po'y isang atleta. Wow. Ano ay? Wow. Kala mo si Isko na ako. Hindi po, mas poging po yun. Mga senior citizen, nagmamadali. Tanggalin na daw yung mas. So, ganun po. At ako po'y nagpunta rito para po makausap kayo. Para naman po ma-explain sa inyo kung bakit yun ang mga programa ni Isko at saan galing at kung ano po ang pinapugutan nito sa buhay niya. Kasi yan po lahat ay galing sa kanyang sariling kinaranasan. Pwede po ba magtanggal ng mas? Pwede. Pwede po ba? Okay. Bako natin tayo lahat. Oh. Ako po, napakarami na. Pwede na. Sino ba single dito? Single? Baka? Marami. Ito, single. Tutuloy ko lang yung aking, para yung kwentuhan natin maganda. So yung mga Marites, natin na. Sa ganito, doon sa mga programang ginawa sa Maynila, yan po lahat ay pangako namin noong 2019. Bilang nangangampanya, ako po yung bilang konsehal ni Isko, siya naman po ay kasama namin ngayon. So mahirap kasama si Isko, kailangan lagi ka malayo. Siyempre, pogi. Pag dumikit ka sa kanya, hindi ka napapansin. Tama, mali? Tama. Ay, kung nandito siya, hindi na ako kakausap. Tama? Pero ako, pinta mo lang yun. So, ganun. Lahat po yan, pinangako ng 10 taon. Pero dahil po mabilis, ang kilos ni Isko, natapos po ito ng 2 at kalahating taon. Karamihan na turnover na, karamihan ginagawa, karamihan ay pamigay na. Sige, pero sa mga yan, meron pong 4 na proyekto si Isko na may hugot sa kanyang buhay. Aalisin ko na, eto. Yung trabaho ay importante sa kanya yan. Dahil, dahil naman natin, siya ay naging basurero, maaga na simula. Pero wala siyang hugot doon. Yung hugot, yung pong kirot sa dibdib. Yung parang iniwanan ka ng jowa mo, nai. Di ba masakit? O, yun, yun. Sige, huda, ano po yung 4? Bigay ko ng isa. Pabahay. Pangalawa. Ha? Ospital, pangatlo. Eskwelahan, pangapat. Trabaho na naman, sinabi ko na nga eh. Ha? Hospital na naman. Para gusto mo naman. Ah, wala kayong hospital dito. Gusto mo ng hospital. Pagkatapos ng eleksyon, ako mismo ang babalik dito para kausapin ng inyong mayor, makapagtayo kami ng hospital. Pwede? Pwede! Torres? Opo. Sige po, yung pangapat. Trabaho na naman, sinabi ko na. Ambulansya. Te, napakagata. Ano ba kinuha mo? So, ambulansya. Yung ambulansya, mayroong hugot si Isko. Bakit? Kasi nung bata si Isko, siya po ay pedicab driver. Tama, mali? Meron po siyang isang pasyente na hinatid sa ospital. Pero namatay po sa loob ng kanyang sidecar. Opo. Kaya nung siya inabigyan ng pagkakataon ng maging mayor, ito po ang binili namin para po sa ating mga kababayan. Bakit? Para maiwasan na yung mga namamatay sa biyahe. Dahil lang ang ambulansya natin ay walang laman. O kaya naman sinasakay sa kalabaw. O kaya naman sa padya, sa tricycle. So, para maiwasan. O ito, may tanong ako. Kung pareho. Pareho. Sige, ganito. Paano kung mali meron isang pasyente? Sinakay sa ambulansya. Papunta sa ospital. Huminto ang puso. Anong mangyayari? Patay. Sabi ko na eh. Bakit dito mabilis ang nagol? Sa isang barangay, ganun din. Pag tinanong mo, sinakay lang sa ambulansya, may tulang ng puso, patay na sa ko. Hindi pa mamamatay. Kasi nga merong ang high-tech na ambulansya, ang tawag dyan ay Advanced Life Support Vehicle. Okay? Kayang sumagip ng buhay. Kaya yan ang binigay ni Isko. So yan din ang kanyang hugot. Pangalawa. Pangalawa. Ospital. Sino may kailangan ng ospital dito? Marami. May sakit. Paano nang mamodule? Kinukuha sa eskwelahan. Tama? Gano'ng marami dito ang kumukuha sa eskwelahan? Marami. Eh kasi sa gano'ng COVID yun, di ba? Kaya nagkaroon ng module. So ang mangyayari, kung ilan nandito, kunyari 1,000, meron? Meron, wala? Aba, paprika rin kayo. Paprika ng mga bata. Pero may paprika lang, di ba? Sa amin kasi sa tondo, ay Diyos ko, napakalaking pagawaan ng mga bata. Okay, dun sa amin. Alam mo yung botante ko sa distrito ko? Yung sa amin, sa buong maliit na punto, 285,000. Oh, may kasama pong ascorbate cake. Chocolate cake na napakasarap. Pero hinahatid namin yan sa mga bahay. Sa mga bahay ng mga senior citizen, hinahatid ko. Bakit? Kasi kailangan namin i-remind na huwag pong kakainin mag-isa. Eh bakit? Pag kinain mo mag-isa yan, sarang punta mo kanyang kumasan. Susuntuhin ka ng ambulansya. Bakit?
Hindi na diabetes na. So yan, pagka birthday. O ito, may tanong ako. Meron na po ba kayong monthly allowance? Sino po yung may monthly? Meron na lang. May kaaway na, may kaaway? Sabi ni nanay, wala po! Yung sa social pension, meron po ba? Meron. Social pension yun ba na? Meron. Ay, gawin. Sige, ganito, papaliwanag ko sa inyo, ha? Para hindi po tayo mag-away-away. Ba't ko alam? Kasi ako kapitan sa punto. So, ganito. Yung social pension, may mga requirements. Okay? Dapat, ikaw ay senior citizen. Pangalawa, wala kang SSS. Wala kang GSIS. Wala kang pension. Tama? O, alam na alam. Ano pa? Indigent. Kailangan ikaw ay mahirap. E paano pa may kaya ka sa buhay? Ano na? Tama? Requirement. Senior citizen. Pangalawa, senior citizen. Pangatlo, senior citizen ulit. Ibig sabihin, mula mahirap, middle class, mayaman, pantay-pantay. Yan lang ang requirement. Pagkatapos nun, ang sabi sa amin ni Isko, yung DSWD, ituloy nyo na. Patuloy mo na sa DSWD kung ano yung binibigyan nila. Kinuha namin ang datos ng lahat ng senior citizen. Pangalan, birthday, address, cellphone number. Binigyan ng tiging isang ATM ang lahat ng senior citizen. Simula ulit sa mahirap, middle class, mayaman, at yung mga business tycoon. Kasama sila. Bakit ko alam? Sa barangay ko po, 27 malalaking factory meron ako. Tatlong malalaking condominium. Sila po yung mga mayayaman kasi mga may-ari ng SM. Yung mga factory ng SM. Kaya sila din, meron din ATM na nakakatanggap lahat ng 500 pesos monthly. Pwede? Okay po ba sa inyo yung gano'n? Pantay-pantay. Basta senior citizen, qualified ka na. O, paano sa ating hindi pa senior citizen? Ha? Tatanda ka rin. Mag-antay-antay ka lang. Tama? Okay. Stop! 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 Maraming salamat po sa inyo.